at ang kahanga-hanga po, itong ilang mga residente ng Caloocan na nagsasauli ng ng kanilang 8,000 social amelioration. Hindi naman sila mayayaman. Para sa akin, no, ito yung mga tunay na bayani ngayon, ano ho, mga kaibigan, kasama ng mga frontliner. Ito hong mga nagsasauli na to, kamukha nung doon sa Marikina, yung street sweeper. At ito nga ho, sa barangay Bagong Silang ng Caloocan, may mga ano ha, mga hindi isa resident, may mga residente. Akalain ninyo nagsauli ng 8,000 piso na tulong sa kanila ng pamahalaan. Hindi naman mga mayayaman po yan, ano po. Ang katwiran lang nila, may mga iba pa na dumadaing na higit pang nangangailangan siguro sa kanila. Alam nyo kung ba't ako humahanga sa mga ganitong tao? Kasi alam naman ninyo, hindi naman tayo mayaman. Talagang sinilang tayo nga mahirap lang. Kaya ako humahanga sa kanila. Naalala ko nanay ko. Pagka ito pong mga taong ito, yung nagsasauli at yung katwiran nila. Kasi yun din ang laging katwiran ng nanay ko. Yung higit pa sa atin ang may mas nangangailangan. Yan ho yun eh, mga kaibigan eh. Ito ho, yung mga Caloocan residents. Sabi ho, may ilang mga residente dyan sa isang barangay, Bagong Silang, sa Caloocan City, ang nagsauli ng kanilang 8,000 pisong tulong na natanggap mula sa gobyerno. Ha? Nagpasya raw itong mga residente na isauli yung kanilang nakuhang tulong dahil sa sila ay nakatanggap na ng financial assistance mula sa Department of Labor o kung hindi man ay sa SSS. Nakita na ninyo? Kung sino pa yung wala, yun ang hindi swapang eh. Ha? Eh, sa mga taong swapang, lahat ng makukuha, kukunin yan eh. Kay mahirap, kay mayaman. Nasa ano eh, merong mga taong may mga kwan eh, may mga sintido kumon at saka may puso. Ha? May sintido kumon sila eh. Oh. Ano sabi nung isa na nakausap? Nangangailangan din po kami. Pero, mayroong higit pang mas nangangailangan. Yan ang sabi ni isa. Oh, yung isa naman, ang sabi niya, siguro tinanong, ba't mo'y sinuli? Hindi ba kailangan yan? Eh, kailangan naman po. Pero, marami pang hindi nakakakuha eh. Isipin ninyo yan. Oh, ako nga, naghihintay ako eh. Hindi para sa akin sarili, mga kaibigan. Tinitignan ko ang sincerity ng gobyerno. Wala naman kami, kinuha nang kami ng ano, listahan. Ha? Siguro, pag hindi nakarating sa amin yun, ninakaw nila yun. Kinunang kami, kinuha mga pangalan namin. Eh. O, sinong posibleng magnakaw niyan? Ang kumuha sa amin, yung homeowners, ng pangalan namin. Yun daw, eh, isusumite. Hindi ko alam kung saan nila isusumite yun. Kung sa barangay, tapos yung barangay naman, isusumite
Wala kaming pinilapan, pero kinunan kami ng pangalan. Oh. Ha? Meron pang isang ginawa yung anak ko eh. Nagpunta sa City Hall para, ewan ko kung ano yung dinala niya ron, eh kinailangan yung ID namin, mag-asawa. Dinala niya. Ang sabi ho, mga kaibigan, eh, senior pala ito eh, bakit hindi nyo kinukuha yung, merong makukuha sila eh. Meron daw. Ha? O kita ninyo. Kung talagang totohanan yan, wala yung sincerity ron eh. Kasi nga, ang iniisip ng mga humahawak ng pera sa gobyerno natin, magnanakaw sila. Hindi yung welfare o kapakanan ng tao ang kanilang iniisip. Yung mananakaw ang iniisip nila. Yan ang totoo eh. Ako naman, pag natanggap ko halimbawa, may pera, hindi ko pa rin sosoli sa kanila, katulad ng ginagawa nito. Kasi, diskumpiyado ako, gobyerno eh. Ano gagawin ko? Hahanap ako ng ibang mas nangangailangan at doon ko personal na iaabot. O kaya, eh, ibabahagi ko para mas maraming matulungan. Yan ang ano ko, iniisip ko eh. Inaantay ko lang, sinusukat natin ang sinseridad sa pamumudmod. Eh, kadalasan naman kasi, yung mga benepisyong ganyan, justification lang eh, sa pagnanakaw. Kayo ba, naniniwala kayo, lahat ng dapat mabigyan, habigyan? Sabi ko nga sa inyo, lahat naman tayo dito apektado eh. Oh, mga kaibigan, lahat tayo. Ang naipon natin, ubus na. Konti lang yun, kasi hindi man tayo mayayaman. Oh. Eh, ultimong mayayaman dito eh. Di ba? Nagalusan niya kahit papano. Nabawasan din yung kanilang mga itinatago. Lalo pa yung mga mayayaman dito, yun ang una nagpapanik eh. Takot magutom yan eh. May pambili yan eh. Di ba? Oh. Pagka may panic buying, yan ang nangunguna eh. Yung mga may pera, di ba? Madalit sabi po, eh ito eh, bakit hindi itinatampok itong mga taong ito? Dapat kinukuha mga pangalan nito, yung street sweeper sa Marikina. Tatandaan ko yan eh. Kasi madali siyang hanapin. Isa lang siyang gumawa nun dun sa kanila eh. Sa Marikina. At identified mo kahit di mo alam ang pangalan, yung trabaho niya eh. E di tanong mo sa City Hall ng Marikina, maituturo na sa'yo. Ako ha, personally, pupuntahan ko yung taong yun. Ha? Para personal ko lang makilala at makamayan. Oo. Oh. Ito, sabi nung isa, oh, babaeng residente. Kasi mga babae na yata kumukuha ngayon eh. Dahil yun daw mga lalaki, eh, kwan, eh, pinasusugal o kaya dinadala sa ibang katarantaduhan yung pera. Oh, mas maraming liblib na lugar, sabi nung isa, na higit na nangangailangan sila kaysa sa atin. Ha? Nakakamangha, mga kaibigan. Ito'y sa kabila at sa harap ng kagipitan. Nagagawa nilang magparaya. Ha? Ito mga ito eh. Suswertihin to eh. Maniwala kayo sa akin. Na-interview lang yan eh. Kung hindi yan na-interview, ito, kaya na-interview, hindi nagpa-interview to. Mga kaibigan, eh, in-interview sila, di sasagot sila. Oh. Pero yon hindi nila ipinag-ngangalandakan. Nagbigayan niya ako ilang daang bigas case ko,
Yung pala, ilang kaban lang binigay doon. Binanggit siya na eh. Napanood ko eh, may nagpadala sa akin eh. Mga kaibigan eh. Oh, di ba panluloko yan? Walang hiya. Ito ang may mas malaking mga naiambag. Alam nyo kung akong tatanungin ninyo, itong mga taong ito, ito ang mas nababagay maging mayor, congressman, o anumang cabinet member. Bakit? Hindi magnanakaw to eh. Ha? Mga kaibigan, ganitong tao ang kailangan na natin ngayon sa gobyerno. Hindi na yung mga madadaldal dyan. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan nating nasa gobyerno, mga ganito ang klase ng pagkatao. Meron dangal, mga kaibigan. Hindi naman sila public servant, oh. Sipin mo yan. Karaniwan lang silang mga mamamayan. Pagkatapos nagagawa nila yun, mga kaibigan, yan ang tama sa gobyerno. Kundi tanga mga mayor, kung hindi magnanakaw ang mayor, kukunin ko yan. Yan ang kukunin nila sigurado, mga kaibigan. Ha? Eh, siguro, pagka, kaya hindi pinapansin to eh, mas maraming magnanakaw ngayon sa gobyerno. Pero kung ang mga nakaupo sa gobyerno hindi magnanakaw, mapapansin ito. Mga kaibigan, naalala ko tuloy si Mayor Lim eh. Yan, mahilig sa ganyan yan. Pag nakakita ng matapat na tao yan, ng taong inape, ha? Walang-wala, inape. Yung taong walang-wala pero matapat, yan ang gustong kinukuha ni Mayor Lim. Mga kaibigan, binibigyan ng maayos na trabaho. Ha? Nang marangal na trabaho. Oh. Yung mga inaapi, natatandaan ko nun eh. Kaya napunta yan si Apuang kay Mayor Lim eh, sa MBI. Eh di ba si Apuang inapi? Si Abner Apuang, Makati Police. Oh, tinanggal yan eh. Sa pagka-police. Ewan ko kung ano nangyari, kung napag-initan. Ha, mga kaibigan. Wala namang kaso eh. Nag-rap, wala eh. Nag-hunger strike yan. Si Abner Apuang. Ha? Mga kaibigan, nung naging MBI Director si Lim, kinuha niya yan. Oh, mga kaibigan, yan ang mga gusto ni Lim eh, yung mga may pagmamahal sa bayan. Merong dangal sa sarili. Ha? Eh dito, pinansin ba ito? Walang pumansin dyan, no? Di ba? Binalita, pero may reaksyon ba mga nasa gobyerno? Wala. Yun lamang sa Marikina, wala eh. Wala akong nababalitaan eh. Diba? Oh, kayong mga nagpapasikat, nagpapasiklab, na gusto malaman ng lahat na tumutulong sila kahit hindi totoo. Mga kaibigan, oh, di ba? Diyan mo malalaman eh. Hindi totoo eh. Alin, ako tutulong? Yung tutulungan mong tao, yung dapat mong tulungan. Pero kung hindi mo dapat tulungan, mga kaibigan, ba't ka tutulong dun? Di ba? Ang tutulungan mo lang, yung mga, eto, katulad nito, mga taong ito. Ha? Maliit na bagay yan kung tutusin ninyo para sa meron. Pero yung kanilang pagkatao, hindi mo mabibili. Kaya ako umahanga sa kanila.
Yan din ang lagi kong naririnig sa nanay ko. Pag kami, walang-wala. Eh, babayaan mo na niya yan. Mas marami pa sa atin ang miserable ang buhay. Ha? Oh, hindi ka nabigyan. Eh, babayaan mo, mas marami pang higit na nangangailangan kaysa sa atin. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Eh kung ako, sabi ko nga nung umpisa pa lang eh, hindi pa nagdedesisyon yan eh. Ano sabi natin? Eh, mas mabuti nang ituloy-tuloy yan. Ang problemahin ng gobyerno, hindi yung sasabihin itong mga mayor kung i-extend o hindi. Total, kayo rin lang. Sa lahat naman ng bagay, wala naman pwedeng sabihin ng iba eh. Diba? Kung ayaw pakinggan, gano'n naman talaga eh. Diba? Ang nangyayari ngayon, di naman talagang parang seremonya lang yung mga meeting-meeting na yan eh. Mga kaibigan, dahil in the end, kung ano yung gusto ng national government, yun din naman ang nasusunod eh. Hindi ba? So, mga kaibigan, tayo, pabor namang ma-extend yan eh. Bakit ho? Kasi po, base sa mga resulta na nangyari sa ibang bansa, ang mas mapanganib, yung pagbalik niyan eh. Ang kailangan na lang, ba't may pa-consultation pa, yun din lang, yung gusto rin lang naman pala ninyong masusunod, tama naman yung gagawin mo. Diba? Extend mo. Ang problemahin ninyo, hindi yung mag-meeting yung mga yan, yung mga mayor. Ang problemahin ninyo, yung kakainin. Ha? Paanong matutulungan yung mga tao habang pinalalawig ito pong o pinahahaba, mga kaibigan, ay itong quarantine, marami ang naghihirap. Ha? Ang nakakatakot nga ito eh. Halimbawa, tinanggal na yung, wala na, okay na tayo. Wala nang quarantine, wala nang lockdown. Ano ha? Ang nakakatakot niyan, yung parang nangyari nung gera. Sabi nga ng mga matatanda nun, maraming Pilipino ang naging walang hiya, sumaba ang pag-uugali pagkatapos nung World War II eh, mga kaibigan. Maraming nasikilang kalayaan, maraming nagutom, sabi nga eh, kinakain ng mga tao noon, no, dahil sa hirap ng buhay. Yung kung tawagin daw, Sputnik. Ha? Mga panis na kanin yun, ha? Huhugasan mo. Tapos kakainin mo. Tawag nila nung araw, Sputnik. Oh, mga kaibigan. Oh, nung wala ng gera, yun, dumami magnanakaw. Ha? Nanganak yung mga magnanakaw na yun. Nagkaapo. Ha? Tapos napunta sa gobyerno. Ha? Yun ang nangyari. Kaya dumami walang hiyang Pilipino. Ano ngayon ang mangyayari after ng quarantine, lockdown? Ano mangyayari? Ano expected natin? Ha? Bali ba eh, nakaamba na marami ang mawawala na ng trabaho, tuluyan. Kasi magkakaroon ng new normal na tinatawag eh. Yung dating normal,
abnormal na ngayon yun. Di ba? Oh, iba na ngayon ang magiging takbo ng buhay ng mga mamamayan. Hindi ho ba? Paano natin pinaghahandaan yan? Yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ship mo, dami nagutom dito ha. Kaya nga hanggang ngayon, nag-iiyakan. Tama rin ang sinabi natin, hindi ba? Bago nila, nung i-announce pa lamang na mamamahagi ng pondo ang gobyerno para sa mga mamamayan, walang tutol dun eh. Sabi ko eh, ang problema natin, itaga mo sa bato yan. Ha? Hindi magmimintis to. Di ba yan ang babala natin kung kayo nakikinig na nung bago pa ipatupad yung SAP na yan, yung Special Amelioration Program na yan. Ang babala na natin, tiyak na magkakagulo yan. Kasi pera yan eh. Talagang ang mga magnanakaw, mga kaibigan, harangan man ang sibat, magnanakaw yan eh. Ha? Pera yan eh. Itamo, ultimo mga barangay kupitan, talagang pinanindigan ng kawalanghiyaan, di ba? O 8,000 yung binibigay. Bakit sa ibang lugar merong tumatanggap ng 6,500? Di ba kahin kalukuhang malaki po yun? Ha? Ito na yung pinakamalaki talagang kahayupang nangyari dito sa Pilipinas itong panahon ng pandemic eh. Mga kaibigan, lahat nangyari dito eh. Isipin mo na atim nila yun. Ha? Naatim ninyong gawin yan dun sa oras na nangyayari na ang lahat ng buhay kasama sila nasa panganib. Yung sinasabi natin para kayong nakasakay sa isang bangka. Halimbawa, anim kayo. Ang gustong mangyari nung isa, meron din kayong anim na tinapa. Yung gustong mangyari nung isa, yung lima kanya. Yung isa, hati yung lima. Sipin mo. At hindi lamang sa barangay may nagnanakaw, sigurado. Yan, laki ng pondong yan. Paano nila ipaliliwanag yan? Hindi na maipaliliwanag yan. Mga kaibigan, yan bang pinagdaanan ng perang yan? Unang-una, mali eh. Hindi ba? Iba-iba ang kondisyon. Araw-araw nababago ang patakaran kung sino ang bibigyan at hindi. Paano nga? Walang sistema eh. Hindi ho ba? Paano mo i-account ngayon yung pera? Wala nang pananagutan. Una, wala namang nakulong na magnanakaw dito eh. Alin? Kung dito lang sa gobyerno ni Presidente Duterte, merong isang nakulong na magnanakaw sa gobyerno. Ha? Wala nang gagawa ng pagnanakaw. Basta malaki ha. Hindi yung nagnanakaw. Kung ano man yung nangyayari nun eh, ganun din ngayon eh. Mas malubha nga ngayon eh. Huling-huli na. Wala pang kaso eh. Hindi ho ba? Ang problemahin ninyo dahil dito sa pagpapalawig nitong ECQ, talagang pag kinumusta mo yung mga tao, hanggang inip na eh. Hindi lang inip, kundi ang iniisip din yan, ano ang kinabukasan at kapalarang naghihintay sa akin pagkatapos nitong lockdown na ito. Hindi ho ba? Lahat yan ang iniisip. Yung mga iba, wala ng trabaho. Magkakaroon na ng new norm. Hindi na natin pwedeng gawin o hindi na natin makikita yung mga ginagawa noon kesa ngayon. Pero maraming posibilidad na pwedeng mangyari. Halimbawa nga po, baka dumami ang mga magnanakaw na yan. Lumaki ang krimen. Bagay, gusto nila yun eh. Gusto ng gobyerno yung maraming krimen.
Kasi pagka maraming krimen, maraming magnanakaw, wala talagang makukulong. Hindi ho ba? Bakit? Siya mo'y kukulong yan, ang dami niyan. Kaya tama rin tayo dun sa sinasabi natin, ibinababala natin pwedeng mangyari na dadating ang oras dito sa Pilipinas dahil ang mga magnanakaw napupuesto sa gobyerno, mga kriminal, ha? Mga smuggler, magnanakaw. O, isipin ninyo. Dadating ang araw yung law-abiding citizen, yung mga peace-loving citizen, matatakot na yan eh. Sa dami na ng magnanakaw na hindi naman napaparusahan, ano mangyayari? Pag dumami ng dumami na yan at silang lahat nasa gobyerno na, ano gagawin mo? Kakabahan ka. Mangangamba ka. Ha? Na hindi na tayo, yan ang hindi na norm, yan ang new norm, ha? Na mangyayari. New normal. Mga kaibigan, mas marami na ang kriminal kesa sa mga law-abiding at peace-loving citizen. Mga kaibigan, biro nga natin nun eh. Kung ganyan ang mangyayari, baka darating ang oras yung mga matitinong tao, magpapakulong na eh. Kasi mapanganib na yung lipunan. Sapagkat ang mga namumuno na sa gobyerno, mga kriminal na, mga magnanakaw na. Oh. Hindi ho ba? Paano kung ang pulis mo, di ba, yung mga pulis na gumagawa ng krimen, ganyan na kapanganib. Di ba mas mabuting yung mga matitino, meron na sariling lugar. Di ba? Mga kaibigan, na hindi sila dapat mahaluan. Di ba sa Amerika, ganyan? Baka akala ninyo, nung araw, pagka ang community, ang tawag nila dyan, discrimination. Ha? Yung mga puti, ayaw nila nang nahahaluan ng kapitbahay na ibang lahi, iba kulay. Pag may kulay, isa-isang nag-aalisan yung mga residente sa isang community pag may itim na nahalo ron. Oh, parang pinandidirihan, gano'n, ayaw nila, takot sila, mga kaibigan. Baka ganyan namang mangyari dito sa Pilipinas. Oh, totoo nangyayari yan sa Amerika. Ewan ko kung hanggang ngayon, ha? Dati ganyan, binibenta kaagad yung property, may lumipat na itim. Naku, bentahan na, kakalat na yung balitang yun. May itimahan niya, nakatira dyan. Benta na natin ang property natin, lumipat na tayo. Ayaw nila noon. Yun ang kapareho, mga kaibigan. Ang buhay natin ngayon, puro withdrawal. Walang deposit. Di ba? Puro palabas ngayon. Yung konti mong naisusubi, naubos na. Di lalo yung mga mahihirap. Kaya, ang laki ng paghanga ko dun sa mga nagsasole, mga kaibigan. Wala naman sila eh. Ano ba na itabi nun? Hindi ba? Hindi naman sa pinangungunahan o sinasabi nating hinahamak sila. Hindi. Hinahangaan ko nga eh. Di ba ang hinahalimbawa natin lagi yung nagkaroon ng abuluyan sa panahon ni Kristo? Ha? Ang dami nagabuloy. Mayayama nagabuloy. Pero sino ang sinabi ni Kristo? Nahigit sa lahat, ha, ang nakapagbigay ng malaki kahit na kusing lang yung ibinigay, mga kaibigan. Ha? Yung nagabuloy ng 2 sentimo yata
Sabi niya sa lahat dito, yan ang nag-abuloy ng pinakamalaki. Yung mga mayayaman, nagbigay, nag-abuloy. Pero yung kanilang inabuloy, eh labis lang nila yun eh. Sobra lang nila yun eh. Eh itong balo, ha? Itong babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing, o 2 sentimo, mga kaibigan, eh kung ano eh, sabi ni Kristo eh, iyan ang pinakamalaki binigay kasi iyan na yung kayamanan niya. Lahat na, wala naman siya. Oh, kaya, at saka naalala ko lagi ang nanay ko. Kaya ako umanga doon, yung nagwawali sa karsada, na unang nagsole sa Marikina. Inspirational ito para sa akin. Na sa ganitong pagkakataon, meron pang mga tao na hindi mo inaasahan sa hanay pa ng maliliit manggagaling ang gagawa ng kabutihan. Kabutihan yan eh. Eh pero ito, hindi ito iso-social media ng mga hinduropot. Yan ang dapat ninyo na ipinakakalat sa social media sapagkat ito ay merong matututunan, ha, na pwedeng magising yung iba. Eh meron nga ako nabalita, napakawawalang yan, mga media. Oh, mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Ang kakapal ng mukha ng mga hayop na yan, mga kaibigan, baka akala ninyo. Alam nyo, ang isang bagay na kinagugusto ko rito sa lockdown, yung peaceful ang ating kapaligiran. Ha? Walang makagawa ng masama. Kasi may mga nakabantay, di ba? Oh, may mga pulis, may mga militar. Oh, ang pwede lang gumawa ng masama, sila. Mga kaibigan. Di ba? Eh, mas gusto ko ito eh. Kaya lang, ang problema natin pare-pareho, paano tayo mabubuhay? Hindi ho ba? Yun ang dapat na ina-address ng gobyerno. Hindi yung patupad lang tayo ng patupad. Pero wala naman tayo nakahanda. Eh, kadalasan nga, yung mga pagpapatupad eh, lahat naman talaga. Hindi halos pinag-aralan eh. Walang planning eh. Ang daming tamad ngayon. Ito, gustong-gusto rin ng mga government official ito eh. Kumikita sila sa kupit, wala naman silang ginagawa. Di mo ba? Oh, eh, sa totoo lang, may ginawa ba sila? Wala naman eh. Pigara na, ano yung utos natin? Ano ba ipapatupad natin? Ha? Ganun lang. Pero yung actual na merong initiative, yung konkreto na makikita nating inisiyatibo, meron ba nun? Lawa. Kaysa ka kumain ng rice, pero can afford the price. Kanit gulay at fish, gasolina tilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay grind. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huling mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, siting. Pagkat kayo na ay buking, buking. Huwag galit sa pera, baka kayo makama. Yeah, lag-
laki na lang nagko-compromise. Kahit gusto pa ng extra rice, ang kita'y maliit, laging kapo sa budget. Ako ay nagu-question, shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang misis nila ay crime. Kukura ko sila doon sa left, kukura ko din doon sa right. Magkasal tayo pagunguhin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay na kung kayo ay huling, huling, huling mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tingnan nyo na ang mag-chiting, chiting. Pagkat kayo na ay buking, buking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Sa pera, gaman sa kwarta.